mga kalomboys. Ah. Ako po si Mukong. Mukong. Na taga Negros. Mukong na taga Negros. Kung ano pong pangit ng pangalan ko, ay siya namang ganda ng mukha ko. Ano pang hinihintay, tara na at makitagay. Kasama mo ang lombos na panitibay. Pagdating sa lutuan sila ay matitikas. Dito lang yan sa pulutan, cooking ideas. Pang hinihintay, tara na at makitagay. Kasama mo ang lombos na panitibay. Pagdating sa lutuan sila ay matitikas. Dito lang yan sa pulutan, cooking ideas. Kapulutan, Marcos Urquela, kaibigan ko. Magandang araw mga kapulutan, ha? Ngayong araw, Master, mag-evento na naman tayo ng napakasarap na pulutan. Oh? Wala ka na maisip, no? Wala maisip, eh. Mag-evento na lang ako. Ang iluluto natin, ang i-evento natin ay crunchy braised pork belly. Oh, di ba? Paano magiging crunchy yung braised katamos nilaga yun? Oo nga, pero mamaya malalaman nyo kung paano crunchy na, braised pa. Ha? Ayan, oh, meron tayo ditong pork belly. Ang gagawin natin dyan, malaki talaga yan. Alagang King's Vita Plus yan. Uy, totoo. Oo, totoo yun. Ayan na siya, umpisa na tayo. Ayan na. Pwede na to. Pwede na yan, makakapulutan o. Ayan. Sa running water natin sa makakapulutan ha, para malinis. Matanggal pa yung kanyang mga dumi-dumi sa katawan, sa balat. Dito naman sa ating mainit na mantika, meron tayo ditong coriander, cinnamon bark, ang star anise, chili, dry chili. Lalagay natin yan dito. Meron din tayong pamintang durog, konting asin lang, sibuyas, luya, at saka bawang. Sama-sama na yan dyan. Ang mapapansin mo, Master, itong luto natin, parang authentic na to. Kasi, yung mga gamit natin, ha? Puro Chinese? Oo, hindi naman puro Chinese. Chinese soy sauce. Lagay natin yan dyan. Cooking wine. Sabi ba? Brown sugar. Sama-sama yan. Saka natin haluin ng konti at ilagay yung ating pork belly. Yan. Katamos napapansin ko, yung mga alaga mo, nabigyan mo na ba ng King's Vita Plus yan, ang ingay? Nangihingi na yan. Maya-maya, bibigyan ko na yan, Master. Okay. King's Vita Plus lang, malakas. Ayan, maglalagay na tayo ng tubig. Maglagay na rin tayo ng oyster. Oyster sauce. Mga alaga mo, katamos! Papakainin ko na yan, bibigyan ko na yan ng King's Vita Plus. Yan lang hinahanap nila. At saka natin yan tatakpan at palalambutin hanggang sa malambot na siya. Ayan na, mga pulutan, tingnan nyo, nag-reduce na yung tubig. Siguradong malambot na yan. So, kukunin muna natin yan at saka natin ibibilad. Braised na, katamos. Yan. Ayun na mga pulutan, oh. Bilad natin sa araw. Prito na tayo. Deep fry. Ano kang hinihintay? Tara na at
nakitagay. Kasama mo ang long boys na matitibay. Pagdating sa lutuan sila ay matitikas. Dito lang yan sa pulutan, cooking ideas. Pulutan sa Pinoy, bahanap mo, nandito lang yan siyong. Ito yung inumang kula, tsaka nakakatulong. Iba't ibang potahe ang matututunan. Samahan pa ng tatlong makulit na kainuman. Dito pare, welcome ka, huwag kang madyadyahe. Lahat matatakam sa sarap at sobrang suwabe ng kanilang mga astig na iyahain. Sorry na nga lang kasi di pwede dito kanin. Joke time na syempre andyan na City Mall. Kahit corny mga banat ay di ka mayayamot. Dalawang katabi niya gusto na agad matapos. Si Master Kung Fu tuloy pulutan nalos maubos. Tamos naman ang lagi nilang tanggero. Yung madalas nakasuot ng sombrero. Pag nasimulan na siguradong wala ng pleno. Sila ang tatlong maituturing natin na supremo. Ano pa hinihintay, tara na at makitagay. Kasama mo ang long boys na magiging. Ayun mga pulutan ha, tapos nating ibilad, tapos nating pakuluan kanina. Ngayon pinirito na natin. For the second time na nag-fry tayo, hindi pa rin siya nag-crispy. Kaya kukunin na lang natin at mag-umpisa na tayo. Alam nyo na kasunod niyan. Ayaw? Ayaw eh. Ayaw. Tirahin mo na yan, boy. Sige. Tingnan mo nga kung nag-crispy. Crispy yan. Crispy talaga oh. Mga kakutan oh. Oh, tumutunog oh. Yan. Hindi kasi baka yan sa dahil yan sa ano. Dahil yan dun sa tawag dito. Ay, yung ginamit kanina ng ano, pinanglaga sa kanya. Mm. Yung mga Chinese wine. Mm. Bagan, oh, yung ano, soy sauce. Hindi siya naging crispy. Uy, sausawan. Uy, yung nga pala. Kuha muna ako. Sausawan. Sige, habang naghiyo pa ko dito. Oh. Hindi nag-crispy na. Hindi crispy. Ganun talaga yun, wala tayong magawa. Pero masarap naman yan. Tignan na natin. Sige! Ha? Wala ko na. Ang ganda ng ano nyo. Laman nyo. Mmm! Mainit-init. Lasang braised pork naman eh. Kaso lang, hindi talaga siya nag-crispy. Mmm, buwe. Lasan baseball? Baseball talaga. Hindi lang crispy ah. Mm. Wow. At least sinrayin natin. Mmm, sarap. Okay lang yan? Sarap. Mm. Problema. Sarap. May mga coriander pa kanina yan. Mmm. Cinnamon ng ano, cinnamon bark. Ang bango ng lasa niya. Manong Tomas. Mababang nyo man na naman to. Makaputan. Simple naman. Ang sarap ng lasa niya. Promise. Pero yung pagka-crispy lang ang hindi nakuha. So, hindi nakuha. Authentic na mga ingredients yung pinaglalagay mo katamos, no? Oo. Puro Chinese talaga. Puro Chinese yun. Yung soy sauce natin, tsaka yung wine. Cooking wine, oh. Cooking wine. Kaya pa lang hindi sa magkaroon ng crispy. Dahil sa wine siguro yun, no? Diba? Baka siguro. Baka siguro. Hmm? Wow. Ang sarap sana nung lasa. Lalong-lalo na yung balat. Hmm. Hmm, yung balat niya. Ito. Yan, oh. Hmm. Napakasarap nung lasa niya. Ay. Maglad. Mamulutan na lang tayo. Mm. Malasa, malasa yung balat. Luto mo ba yan? Pero kung nag-crispy pa ito, lalong masarap ko. Oo, oh, simple. Mayroon siya nag-crispy. Pero okay lang yun. Masarap pa rin. Ay, talaga. Dito lang. Tingin muna tayo. Oh. Kalimutan na. Sobrang sarap. Masarap talaga mga kapulutan, grabe. Nanut yung lasa sa... Toast to the one that never hear. The more you post, the more you pay. The best.
Ayan. Mainit eh. Ang sarap kumapak. Anuin ko muna. Medyo kalamig-lamig din ko. Wag na. Mainit eh. Ayan mo yan. Mainit eh. Oy, sa mga kaibigan kong nagsasabong ha, katulad kay Kabong Luy A, yung oh, kapatid ni Dangdang Luy A na asawa ni Lloyd Nalog. Gumamit na kayo ng panamok. Oh, panamok. Couplets. Kasi ang panamok couplets, meron yang amoxicillin. Meron yang tylosin. At paracetamol. Paracetamol. Yan. Kumpito yan mga kapulutan. At sa mga alaga nyong hayop naman ha, meron kaming King's Vita Plus. Oh, King Vita Plus. Yun din ang gamitin nyo. Yun ang ginagamit namin ni Master. Sa dami niyang manok dito. Yung sa kabila, narinig niyo yung sigaw ng mga biik. Yung ano? Ang daming biik yung lumabas. Dahil lang yan sa King's Vita Plus. Ang sarap. Intro na yan! Ha? Meron! Nagkakaroon sa kasungun sa katon patahong masiklan ang gagawin natin unuhan. Dabu-dabu sa kasaysayan. Gugma na nagbago sa direksyon. Bibar Panagiton. Produksyon sa RMN Radio Mindanao Network. Kakaroon sa pagpalayon sa ating mga sumo. Dear mga kalomboy, ako po si Mukong. Mukong na taga Negros. Mukong na taga Negros. Kung ano pong pangit ng pangalan ko, ay siya namang ganda ng mupa ko. Gwapo. Bakit maganda? Kunyari mo lang yan, Mukong eh. Mga babae yun. Ayaw niya lang magpaganda. Dapat sasabihin niya, gwapo. Oo. Sabi niya, ganda daw. Ganda. Ibig sabihin, babae yun. Hindi, Mukong eh. Ulit. Sabat eh. Ulit lang. Marami pong mga babae ang nagkakagusto sa akin. Sa madaling salita, ako po ay habulin. Ay, gwapo pala talaga. Gwapo. Ngunit ganun pa man, ako pa rin po ay walang napupusuan. Bakit po ba ganun? Gustong gusto ko pong nakakita ng mga magaganda at mga naka-makeup na dalaga. Subalit, wala po akong nararamdaman na pag-ibig o pagnanasa sa kanila. Ano po ba ako? Pakipayuhan naman po sana ninyo ako upang maliwanagan ang puso at isipan ko. Lubos na gumagalang moko. Dami nagkakagusto ng babae. Wala siyang... Parang, ano? Wala siyang tibok ang puso niya. Wala? Wala. Ito lang moko ang sabihin sa'yo. Baka naman ang puso mo, maraming babae nakita mo sa buong ng mundo. Bakit yung puso mo hindi mo inibig sa isang babae na maganda? Kung sakali makakita kang babaeng pangit, baka naman dun ka matuto. Lalong pangit, naka-makeup, naka-pula dito, naka-ibro. Baka naman hintayin mo, baka dating oras, baka yun ang magatagpo sa buhay mo. Dati nagkakagusto sa kanya, pero wala siya napupusuan. Wala po sana. Ang sabi niya pa, gustong-gusto niya nakakita ng mga magagandang babae. Pero ayaw niya pa rin. Lalo na yung mga naka-makeup. Oh. Lalo na yung mga naka-makeup. Baka ito si Mokong, baka may pusong babae dito. Pwede. Kasi sa dami na nagkakagusto, wala siya napupusuan. Ang gusto niya lang, makakita ng mga ganda. Gusto niya nakakita ng mga naka-makeup. Ay, duda ako. Ano to? Baka, Mokong ha, baka ikaw siguro eh, isang... Darna! Darna! O kaya, si Lahis, ganon. Yung si Lahis, pwede sa lalaki, pwede sa babae. May napupusuan lalaki, may napupusuan babae. Ganon siguro. Yung nga lang, hindi mo pa siguro... Sure, inaamin sa sarili mo na ikaw eh, meron ganong puso, no? So, ang gawin mo, magtanong-tanong ka rin sa mga kaibigan mo o sa magulang mo. Ano ba yan? Mga hereditary ba yan? Namamana ba yan? O sa lahi? Minsan na. Minsan meron, oh. Ganun siguro, magtanong ka, baka meron na sa lahi ninyo na may ganyan. Oh, baka yun ang kasagutan nito. Pero kung ako tatanungin mo, duda lang ako, ah. Meron kang
pagka darna. Yan lang. Yan lang. Ako naman, moko. Maraming ano yan eh. Maraming tawag dito. Maraming factors. Mm-hmm. Kung bakit hindi ka na-attract o kaya na-in love sa babae. Yun nga, isa, sinabi ni bata mo, baka mamaya, may pagkapusong babae ka. Okay lang yun. Meron kasing factor dyan. Consider natin to. Yung pagtulong sa pamilya. Isa. Ayan, tama na. Baka naman yung laman ng isip mo ay ang tumulong lang muna sa pamilya at ayaw mo pang magka-girlfriend. Kaya magka-asawa. O kaya naman ikaw ay busy sa trabaho. Busy sa pag-aabogado. Radyo ka ng radyo. Maraming factors na dapat natin i-considera sa mga ganyang bagay mo to. Kasi, tignan mo sa sarili mo. Halimbawa, sabihin na natin si Katamos, yung ano niya, i-try mong makipagsalamuha sa mga guwapo. Kung ano ang mararamdaman mo. Pagkatapos, try mo din na makipagsalamuha sa mga babae. Tignan din natin kung ano ang magiging ano ng dibdib mo. Maganda man mo. Kasi iyan naman ang kasi alam mo mo kung ang pag-ibig kasi hindi minamadali yan eh. Hindi mo sasabihin marami namang nagkakagusto sa akin. Isa pang factor diyan, hindi mo pa talaga oras. Tama. Oo. Hintayin mo lang. Baka wala pa talaga siyang nakikita na kung talagang magugustuhan niya. Ganun. Saka ang kinabi niya, madaming magagandang babae. Oo. Nagkaalito sa kanya. Pero siya, ayaw niya. Yung nga lang, sabi niya pa, gustong-gusto niya na kita ng mga magagandang babae. Hayaan mo na mo kung baka wala sa maganda yung iyong magiging future. Baka mamaya, dun ka sa hindi lang maganda, super yaman pa. Swerte mo naman. Swerte mo. Kaya dun sa hindi kagandahan na masungit o kaya dun sa old na lola na teacher. Ay, sa mga mamasang. Oo. Hindi natin hawak ang buhay natin. Okay. Hindi natin alam kung kanino tayo maiinlaw. Tama. Itay mo lang yung pagkakataon. Darating din yung araw na malalaman mo sa sarili mo, oy, ito na ang iniintay ko. Nakita ko na siya. Yun, parang ganun. Pero kung dumating na yung edad mo na parang wala talaga, magduda ka na. Pagdating mo ng 55, tapos wala pa na. Wala problema yan. Abot ka pa naman ng 65. Maghintay ka ulit. Maghintay ka ulit, malay mo. So, bago ka magsama, maabot na edad mo mga 100? Pwede naman. Sa mga lalaki kasi, hindi problema ang edad. Wala problema ka? Ang problema sa babae. Tama. Kasi ang lalaki, kahit anong edad, magkakaanak at magkakaanak yan. Ang problema sa babae, pagka may edad na menopause na, hindi na siya magkakaanak. Ang titignan mo lang naman dun, ang agwat ng edad mo doon sa magiging anak mo. Halimbawa, nakapag-asawa ka ng 18, ikaw naman ay 55 na. Yung anak mo, kakapanganak lang, isang taon, 55 ka na. 55 na. So, pagka 60 mo, senior ka na, retired ka na, wala ka ng trabaho, 5 taon pa lang yung anak mo. So, pantustos natin. Yun ang mahalaga yun, pantustos. Ay, kung may pension naman siya. Yun ang problema. At saka kung negosyante ka naman, walang problema yun. Habang nagtatrabaho ka, nag-iipon ka. Ang problema. Kaya magnegosyo ka na lang. Gamitin mo, King's Vita Plus. At saka, Panamox couplet. Sigurado ka, kinaalis ng bahay nyo. Doon ka na lang sa likod. Kami nga, na-inlove kami nung nakarang linggo lang. Oo, talaga. Alam mo, King's Vita Plus. Saka yung Panamox. Nung inintroduce sa amin yan, hindi namin kilala yung product. Hindi namin kilala. Ito,
hindi namin kilala yung product kasi wala dito yan eh. Oh. Pero yun pala, hindi natin alam, meron sa ano, sa mga aggregate supply dito sa atin, kasi ng Malayas. Malayas. Diba? Saka Tolentino, kay NT Farm and Agri Supply. Dito lang, malapit sa amin, dyan lang, nasa highway. Nung sinubukan namin, sinubukan ni Butse, sinubukan namin sa dami ng manok namin dito, napaka gandang ho. Oo. Ang sisigla ng mga manok talaga namin. Ang sisigla. Ah. At hindi namin alam ha, si Mate, tahimik lang. Mm-hmm. Yung pala, mula noon, ginagamit na nila yun. Kung nakita nyo yung house ni Mate, ang daming manok doon, yun palang ginagamit nila. Tapusin na natin. Ulitin pa ba natin, Prito? Ito, hindi na. hindi na. Yata magkikrispyan. Hindi na. Ah, mga kapulutan, panibagong araw, panibagong pulutan. Ano man natin pa natin sa araw na ito? Braised pork. Tanggalin yung crunchy na sinabi mo kanina. Nakala mo lagi namin nagubayapaan sa mundo. Mabuhay tayo mga Pilipino. Kasunod na po yung shoutout mga kapulutan. Okay. Shoutout. Marijoy Jose, Jemar Jonela, Naspas, Joaquin Bordado, Duyan PB, and Provinciano APJ update from Saudi Arabia. May crunchy na. May crunchy ba? Meron. May crunch. Arvin J. Torres from Birak, Catanduanes. Ano part na Family Akat ng Roa City. Clark Queen Aji, Dexter Agustin, Emmanuel Tumulak, Rainmer Matt Mukbang from Caluya Antique, Pinggoy TV from Mindoro, Mark Bin Arboleda from Dagupan City, Sheena Marie Marapia. Maraming salamat po mga kapulutan.